si Maria Clara, o kilala bilang Clarita, na nag-iisang anak ng Kapitan Tiago at ni Doña Pia Alba. Ako ay mayroong kapitahan kasi Krisostomo Ibarra na mayroong malasakit sa kapwa. Lubos ang aking kaligayahan nang malaman kong babalik na rito ang aking nobyo. Paniguradong hahanapin kagad ako niyon. Ama, bakit hindi man lang ako nakakatay ng aking nobyo? Nais na ba niyang iuro ang pagpapakita? Ha? Magkasagutan sila ni Nino? Kasama mo ba po ang pabahon? Tulad siya ng mga praya sa ekskomunikado, matapos niyang sakta si Padre Bangsat. At dahil dito ay pinagbawalan ako ng aking ama na makipagkita sa aking nobyo. Dumagdag pa rito ang mga informasyon niya, ang aking tunay na ama ay si Padre Damaso. Huwag mo akong hawakan! Hindi ako makapaniwala na ako ay isang bunga ng relasyong immoral! Ikaw ay makasalanan ng praile! Nasa dako nila. Si Krisostomo, patawarin mo ako sa aking pagpapangasal kay Inares. Pumayag lamang ako upang mailayo ka sa kapahamakan. Kinabukasan lamang, labasa ko sa diaryo na wala na si Krisostomo! Aking magpapakamatay. Kung bento o kamatayan! Ama! Ano to po ay sinilang na nagkakambala sa pa? Kunin lang dahito ko sa inyong pinaroonan! Kasama ang Panginoong Diyos! Aking ina! Sunduin na mo ang iyong bugtong nanak! Kasama ang anghel at mga santo! Ako si Maria Clara. Ako ay isang mahinhin, mabuti, perpekto sa tingin ng tao na isang dalaga. Ako rin ang kasintahan ni Krisostomo Ibarra na anak-anakan ni Kapitan Tiago at tunay na anak ni Pia Alba at Padre Damaso. Ako si Sinang, ang madaldal at masayahing kaibigan ni Maria Clara
Sinasamahan siya kahit sa pagtulog noong mga panahong ayaw mapag-isa ni Maria Clara. Ako ay mabait, matulungin at masipag. Kahit anuman ang mangyari at kahit hindi masyadong maganda ang kinahinatnan ko, ay nananatili pa rin akong masaya. Maria! Maria! Kinsir! Matapos na naman ang hindi ko napakamakagagad siya ng mga nangyari. Marami na ilalabi siya ang kinabahan sa nangyari. Kahit na lamang ang kanyang kailangan. Sige, kayo na lamang ang gabi sa kanya siya pinagtahan. Nalilito ako! Kapitan natin siyang isang nakakatanda at isang matatakoting Pilipina. Asawa rin ni Kapitano Tinong na handang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng aking bayan. Sa bawat araw na lumipas, nakikita ko ang mga pang-aabuso at pang-aapi ng mga dayuhan na nagsasamantala sa aking mga kababayan. Ay! Virgen sa Antipolo, ay Virgen del Rosario at de la Coria, ay Nuestra Señora de Novaliches, sinasabi ko sa inyo, ay Virgen del Carmen, ay ano, ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabi iyan, kung pinapakinggan mo sana ako. Tunay nga sinasabi ko yan sa inyo, sapagkat wala ka nang magagawa, wala kang ginagawa, kundi purihin siya. Ibara dito, ibara doon ibara sa lahat ng panig. Aba, dapat mong malaman, ay, kung lalaki lang ako, kung lalaki lamang ako, ngayon di, haharap ako sa Kapitan General upang ako'y humantog sa pakikihamok laban sa mga naghihimagsik. Ngayon din! Ako si Narcisa o si Sisa sa loob ng librong Noli Mutangre. Ako'y isang mapagmahal na ina kay Basilio at kay Crispin. Ngunit, ako ay nagbago at nagiba ang aking ugali nung nalaman ko ang pagkawala ng pinakamamahal kong anak na si Basilio at Crispin na naging dahilan ng aking pagkabaliw. Magdasal tayo! Ngayon! Ang araw ng mga patay! Ang lahat ng ilaw na nakikita nyo ay bahayan ng mga tao. Magdasal tayo. Oh, ikaw! Nakikita mo ba ang ilaw sa kampanaryo? Kilala mo ba kung sino yun? Si Basilio yun! Nagpapadusdos sa lubid ng kampana! Eh, yung sa kumbento, kilala mo ba yun? Si Crispin yun! Ang anak ko! Ngunit, hindi ko na sila nakikita. May sakit daw ang mga kura. Maraming unsang ginto. Unsang gintong nananawala. Ipagdasal natin ang mga kura. Nanhan, siya ng ampalaya at sa sarsalida. Marami kasing gulay sa bakuran ko eh. Pero Ang mga anak ko! Nakita niyo ba ang mga anak ko? Ikaw! Ikaw ba si Basilio? Hindi! Hindi! Ikaw ang anak ko! Hindi! Ikaw si Basilio!
pala ang pinakamamahal kong asawa. Si Pedro, sabi na nila, kailangan mong mahalin ang isang tao kahit gaano man karami ang pagkukulang nito. Kaya nga, tinatawag ito na pag-ibig! 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 Ako nga pala si Elias, isang matangkad at matapang na bangkero. Ang buhay ko ay minsan nang niligtas ni Crisostomo Ibarra. Kaya't napagpasyahan kong siya'y aking tutulungan. Kahit anuman ang mangyari at kahit ikamatay ko pa ito. Nang malaman kong si Ibarra ay dinakip tumanggol sa sabi, sa uling pagkakataon, siya'y aking niligtas. Dumating na nga ang aking pinatatakutan. At nakita kami ng mangkwad sa sabi. At iniligaw ko ito upang hindi mapahamak sa iba. Ako'y napadpad sa isang kalubatan. Dalawang araw na wala akong kain. At hapong-hapo sa iniindang tama ng bayan. At hindi ko namamalayang ako'y bumabagsak. Humarap ako sa silangan nang walang pinagsisita. Ngunit bago ko tuloy ang mawala ng buhay, ako ay may habulin. Mamamatay ako kung hindi makikita ang bukong buhay na sa aking lupang hindi. Kayong mga makakakita, batiin ninyo siya at huwag niyong kalimutan ang mga nasawi ng buhay. Ngunit,
Ako'y kinabahan. Ako'y natutuwa, ngunit ako'y kinakabahan sa sinabi ni Basilio na ang kanyang kapatid na si Crispin ay naiwan sa simbahan. Dahil siya'y inalagkan ng sakristang mayor. Kinabukasan, agad akong pumunta sa simbahan. Habang ako'y papaakyat, ako'y kinakabahan. Ngunit, hindi ko nakita si Crispin. Crispin, isang anak ko. Ako'y pinagkatabuyan sa simbahan. At ako'y umuwi. Nakita ko ang dalawang gwardiya sibil sa harap ng aking bahay. Ako'y natakot. Ngunit ako'y kanilang dinakip at hinarap sa alferes. Siya namang pagkulong sa akin sa kwartel ng halos dalawang oras. Ngunit ako'y pinalayang muli. Pinalayang nila ako muli. Ako'y walang kibo na umuwi aking bahay. At siya namang pagkakita ko na pulit ng kasuotan ng aking anak na si Basilio sa isang sanga malapit sa balay. At ako'y nawala sa aking isip. Isipin, si Risa Miiliok mula sa Seksyon Andromeda, gaganap bilang Doña Victorina de los Reyes de Espadana, mula sa akda ni Dr. Jose Rizal na No Limit Angere. Hay naku! Napakaraming tao! Ang gugulo! Ang iingay! O kayo mga hampas lupang indyo, hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Hindi nyo ba ako nakikilala? Bueno, ako lang naman si Doña Victorina de los Reyes de Espadana. Tingnan niyo mga kolorete sa aking mukha. Ang kulay at kulot ng aking mga buhok. Ang magagara at mahaba kong kasuotan na nababagay lamang sa isang mistisa. Naaalala ko pa noong bata ako, ang daming nagagandahan at nabibighanin sa akin. Ngunit, itinaboy ko sila. Kasi naman, sino ba naman ang gustong magpakasal, magpasakay sa isang indyo? Maliit pa lamang ako, alam ko na sa sarili ko na sa Espanyol lamang ako magpapakasal. At heto ang dream boy ko, si Don Tiburcio de Espadana. At ngayong asawa na ako ng isang doktor,
Nakamit ko na ang pinakamimithiin ko. Alta sosyedad. Hindi lamang ako maganda, sosyal pa. At alam niyo ba, napadaan ako sa isang bahay ng isang empress. At nakita ko roon si Doña Consolacion. Abay, tigla ba namang sumimangot at dumura sa harap ko? Napakawalang modo! Ke horror! Ke barbaridad! Isa lamang siyang hamak na mahirap na labandera. Kaya ikaw, kayo, kanino kayo kakampi? Kay Consolacion o sa akin? Pwes, magsama-sama kayong mga pangit at peke sa impyerno. Dahil ang mga mistisang tulad ko lamang ang may karapatan sa langit. Buenos dias! Ako si Kapitana Maria. Ako ay isang ina. May magandang hangarin para sa aking mga anak. Ako ay masaya at magbibigay kung ano ang meron ako at hindi ko na kailangan ng maligarang damit o kayamanan upang ako'y respetuhin ng iba. Ako'y nalulungkot para kay Kisoso Maribara sapagkat katulad ko ay nawalan din siya ng magulang at hindi ko siya magsisisi kung gugustuhin niyang maghiganti sa mga taong gumawa ng sa kanyang ama. Nga kaya ang kagandahan sa pagtuktog ng instrumentong dumadali sa aking pandinig. Sa bawat hagod ng aking alpa, para bang bumabalik ako sa mga alaala ng kaharian ng sariling musika. Sa aking mga mata, nasilayan ko ang pag-usbong ng pangarap at pagbabago ng pag-asa. Nanalig ako sa mga prinsipyong nabigayan nyo sa ating lipunan. Sa maraming dekada, ako'y tagapagbahagi ng mga sikreto at kaganapan sa likod ng mga pintuan. Ngunit ako'y nanatili sa hangganan ng pagpapahalga at pagbibigay respeto sa aking mga kaibigan. Ah, may 4 taon na siyang ganyan. Naniniraan siya sa libingan ng mga inchik. Ang sabi ng iba ay nakuha niya ang sakit na yan sa kanyang ina. Ang sabi naman ng iba ay nakuha niya yan sa loob ng bilangguan. May iniligtas daw kasi siyang isang batang nahulog sa kanal. Ang sabi ng kapitan ay mas mabuting mahulog na lang ang bata sa kanal kesa mahawaan ng ketong. Ako si Iday, tumutugtog ng alpa, isa sa mga kaibigan ni Maria Clara. Ako'y kasangga sa laban para sa katotohanan at katarungan. Ako si Pedro, ang asawa ni Sisa at ama ni Basilio Crispin. Ano ba yan? Pati ba naman pagpubukas ng pinto, di mo naman magawa, Sisa? Ha? Oh, siya, may makakain na ba? Sige, handa mo sa akin. Grabe naman, Sisa, napakatagal. Wala na bang ibibilis yan? Ha? At ba tayo? Napuloy maka, ha? Napuloy maka, ha? Uy, ha? Ha? Hmm? Nasa nila ba mga anak? Ha? Saan? Kakais na. At napatay ka. Utusan mo ko. Utusan mo ko. Tandaan mo, ha? Natirhan ako ng pera sa sakit kitain ng dalawa mong anak. Ang pagmamahal ay hindi lamang bunga ng katayuan o yaman, kundi ng damdamin at pag-aalaga. Ako si Victoria. Kagalitan mo o hindi mamihasa? Ano ba malay mo riyan, bata ka? Strikta at mahigpit kung ako ilarawan ng aking mga kaibigan. Ngunit ito lamang ang aking paraan upang maiparamdam ang aking dalisay na pagmamahal. Larawan ako ng isang Pilipinang may pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga kaibigan. Hindi man natin kadugo si Maria Clara, ngunit ang turingan natin ay magkakapatid na. Sinang, lubos ako nag-aalala kay Maria Clara. Halika, dalawin natin siya. Ngunit, ano po dito? Ano pa ba ako bilang isang kaibigan? O, ano pa ba ako bukod sa pagiging kaibigan? Ako si Victoria. Bukod sa pagiging kaibigan ni Maria Clara at pinsan ni Sinang, ako rin ay may pusong uhaw sa pagmamahal. Hindi man pansin sa akin, ngunit ako ay may tinatangi. Nakatabi ko nga siya nung minsan magkagulo sa sinasakyan ng bangka. Siya si Albina, isang seminarista.
Ang pagtabi niya sa akin ay tila bang sinasabi niya, dapat ako mapanatag at huwag matakot. Ang pagtabi niya sa akin, nung gumising sa akin liwana, hindi lang pala ako naririto bilang isang kaibigan, kundi naghahangad din ang pagmamahal mula sa iba. Malimit man akong bigyan pansin ng iba, ngunit para kay Albino, ako ay mahalaga. Ako, si Padre Damaso. Ako ang kontrabida sa akdang Noli Mitangit. Ako ang tunay na ama ni Maria Clara. Ang mga indyo! Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo, wala kayong karapatan labas tanganin ang aking pangalan. Ako ang kuro paroko ng San Diego. Ako ang gagalangin ninyong tanan. Hindi nyo ba alam, ako'y makapangyarihan? Ba't di ka naniniwala? Kinastima! Kinastima! Kumukulo ang aking dugo! Tama na muna kay Ibarra na yan. Dumako muna tayo sa mga kaibigan ko. Kila Pia at Kapitan Siago. Mag-aari na taon na wala pa rin silang anak. Pinaiwan ko ngayon si Pia, sabi ko. Pumunta siya sa Oblando. At siya'y makipiesta sa San Francisco o Bailon nang magkaanak siya. Yun, nagbunga naman at siya nagkaanak. Pero, nag-aalala pa rin ako sa anak ko, si Maria Clara Este. Inaanak na si Maria Clara. Siya ang aking pinakamamahal. At siya, gagawin ko ang lahat upang hindi siya mapahamak. Ako nga pala si Basilio. Ina ko ay si Sisa. May kapatid ako, si Crispin. Mahirap lamang ang buhay. Gusto ko lang naman na magkasama ang aking pamilya at magkaroon ng masaya at magandang buhay. Inay, huwag kang mag-alala. Nasa kumbento si Crispin. Ngunit si Crispin. Si Crispin ay hindi natin makakapili. Ako'y nagtana nang makita kong kinalagkad si Crispin ni Sa Kristen Mayor. At ayaw akong palisin kundi ikasampu ng gabi. Sumunod na gabi, napanaginipan ko si Crispin na nagtatago sa kura. Ako ang magsisilbing boses ng mga inabusong kababaihan. Ako si Doña Pia Alba de los Santos, o mas kilala sa ngalang Doña Pia. Ang aking asawa ay si Kapitan Tiago, na nagmula sa Santa Cruz. Ako ang tumulong kay Kapitan Tiago upang magpayaman at magpataas ng kanyang katayuang panlipunan. Ngunit, hindi ako nasiyahan sa hanap buhay ng aking asawa bilang mangangalakal na bumibili ng asukal, kape at tina upang ibenta. Mahilig din ako magtanim at mag-ani, kung kaya't bumili kami ng lupain sa bayan ng San Diego. At dito na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin kay Padre Damaso, ang puro ng bayan ng San Diego. Matagal kaming hindi nagkaanak ni Kapitan Tiago, hanggang sa tinayuhan kami ni Padre Damaso na tumungo sa Obando upang magsayaw sa pista ni San Pascual Bailon. At hindi na nga kami nagkamali sa pagsunod ng payo ng Friday dahil nagdalang tao ako. Ngunit, salungat ang aking naging reaksyon sa pagdadalang tao. Imbis na mapuno ako ng kasiyahan, mas nabalot ako ng kalungkutan at hindi na muling tumitiba. Aking kinasusuklaman ang aking anak sa sinapupo. Sabi ng lahat, pati ng aking asawa, ay dala lamang ito ng sumpong sa paglilikip. Ngunit, isang vlognat ng kapanganakan ang tumapo sa aking kalungkutan. Ako ang nag-iisang musa ng Guardia Civil, walang iba kundi ang alperezang si Doña Consolacion. Ay naku,
Napakainit naman ang lugar na ito. Ingay-ingay pa. Nakapinid na nga yung mga bintana. Dinig na dinig mo pa rin yung mga nagpo-prosesyon. Ano ba naman yan? Nasaan na ba yung walang hiya kong asawa? Yung mga kasambahay na yan? Ay, andyan lang pala kayo. Di na naman kayo nagsasalita. Paano kayo maririnig? At ano? Hindi kayo nabibigay galang sa akin? Hindi nyo ba ako nakikita? Hindi nyo ba ako nakikilala? Hindi nyo ba nakikilala ang nag-iisang Musa ng Guardia Civil? Ang nag-iisang Alpereza si Doña Consolacion? Hindi nyo nakikilala? Pwes, kilalanin nyo ako. Dahil kung dati ko kayong kasama sa paglalabada, ngayon hindi na. Sana akong Doña. Kaya galangin nyo ako. Naalala ko tuloy noong panahon bagong kasal pa lamang kami ng aking asawa. Napakabuti niyang asawa sa akin. Tinuturuan niya ako, ngunit may kasamang kutos sa ulo. Walang hiya talaga. Tignan mo ngayon, nasa isa na namang piging at hindi na naman ako sinama. Paggabi na oh, darating na yun maya-maya. Kaya naman, tatago na ako mamaya. Para pagdating niya, bubulagugin ko siya hanggang sa maatake siya sa puso. Para makaganti ako sa palagian niyang pangiiwan sa akin. Walang hiya eh. Kayo namang mga hampas lupang indio. Magigay galang kayo sa nag-iisang Doña Consolacion. Mahampas lupa talaga. Lahat naman tayo nahihirapan. Lahat tayo napapagod at nasasaktan. Ngunit, ang pagkakaiba lang, hindi lahat sumusuko. Yung iba, lumalaban. Ako ay si Juan, isa sa mga ibarang inimagsari. Mas kilala bilang isa sa mga pangunahing tauhan sa nobelang Noli Mutako na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Anak ko ng pinakamayamang individual sa San Diego, si Don Rafael Ibarra. Kila rin ako bilang isang binatang na pag-aral sa Europa, nangarap na makapagpatayo ng paaralan para sa mga kabataan sa San Diego. Ngunit may mga prailing sakim na naging sagabal sa aking mga plano. Ako ay dinggin ninyo. Namayan ninyo ako. Dinggin ninyo kaming mga ninakawan ng kapangyarihan. Ako si Hermana Rufa, isang karakter sa nobelang Noli Mi Tangere na ginawa ni Jose Rizal. Ako ay isang madre na naglilingkod sa kumbento ng Santa Clara. Bilang isang karakter, ako ay nagpapahayag ng saloobin at damdamin tungkol sa aking mga karanasan, pananaw sa buhay at lipunan. Walang pagsinta sa Diyos ang magkagawa ng poot. Alam mo bang mayroong isang paraiso sa kabila ng panig ng kasakiman at karahasan? At ang paraisong ito ay may sarili ring anghel. Hindi ito tunay na kanyang hangarin na manalig at manalangin. Ang kanyang gawain na hindi umaabot sa puso ng Diyos. Habang ang mga puso ng masasama ay tumitibok, hindi maaaring magkaroon ng tunay na kapayapaan. Ang sakit sa katawan ay wala, subalit ang sakit sa loob ay may pagkirot at pagdurugo. Mamamatay man, lahat tayo ay may kanya-kanyang palatandaan. Patayin ang mga opresor ng bayan. Ay naku, napakaraming tao. Ang gugulo, ang iingay. O kayong mga hampas lupang indyo, hindi nyo ba ako nakikilala? Hindi nyo ba ako gagalangin? Ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Tingnan nyo ang kolorete sa aking mukha. Ang mahaba at magagara kong kasuotan na tila ay para lamang sa mestisang kagaya ko. Alam niyo ba, noong isang araw, napadaan kami sa tapat ng bahay ng isang alperes. At nagkataon, naroon si Doña Consolacion. Abay, biglang sumimangot at dumura sa harap ko. Napakawalang modo. Akala niya ba, siya ang tunay na Doña sa aming dalawa? Ako ang tunay na Doña. Siya ay hamak na labantera na mahirap lamang. Kaya kayong mga hampas lupang indyo, nararapat na galangin niyo ako. Ako si Doña Pia Alba de los Santos. Ngunit ako'y mas kilala sa ngalang Doña Pia. At ako ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz. Aking kabiyak si Don Santiago de los Santos na mauwi. Ang hanap buhay ay mangangalakal. At kumukuha ng
kape, tina at asin upang kanyang ebe. Aaminin ko na ako'y hindi kontento sa ganoong paraan ng pamumuhay. Kung kaya naman, akin siyang tinulungan upang magpayaman at mas maging maudlan. Naging matagumpay at natupad naming mag-asawa ang aming mga pangarap. Ngunit sa kabila ng aming yaman, mayroong bagay ang hindi kami pinalalipot. Ang pagkakaroon ng sulit. Gayunpaman, kami ay pinalad ng kami ay makapunta sa bayan ng San Diego. Doon na rin namin nakilala si Padre Damaso, ang kuro noon ng bayan. Dahil sa kagustuhan namin magkaroon ng isang pamilya, tinanggap namin ang payo niya na ako ay magsayaw at mag-alay sa Obando. Sa gayon, ay matupad ang amin. Tila may nabuo ang pangarap namin mag-asawa na ako ay magdalang tao. Ito kaso kamalay-malay, paano nabuo ang sanggol sa aking sinabukunan na ang bata na aking dinadala ay bunga ng isang kasamaan! Akala ko'y labis na tuwa at saya ang aking manaruman sa aking magdalang tao. Ngunit hindi ko inaakala na salungat ang aking manaruman. Labis kong kinasusuklaman ang bata sa aking sinapupunan. Simula nang ako'y magdalang tao, ang aking dati ngiti ay nawala at nagbago. Ang dati kong buhay ay hindi na maibabalik. Ayong sumayo? Ayong sumayo? Ang dali-dali sumayo. Gayahin niyo ako sa 2, 3. Doña Consolacion. Doña Consolacion ng Musa de la Escuadra Cebedes de Esposa de Andres. So, wikaw Filipino, Doña Consolacion. Isang mayaman, makapangyarihan, matalino, magandang babae, at ikit sa lahat, Musa ng Guardia Civil. At asawa ng Alvarez. Hay naku, mga indyo. Sabi, dahil tadaan ang pinakamaganda sa balat ng buka. At sino nagsabing mas maganda sa Maria Clara? Ano ito? Bakit kaya hindi nagbibigay galang sa akin? Ako ba hindi niyo nakikilala? Ang musa ng Guardia Civil ay hindi niyo nakikilala? Ha! Aba, mga paslupang indyo! Ako si Kapitana Maria, isang ina na may bukod-tanging pangarap para sa aking mga anak. Hindi kami mayaman o isang kilalang pamilya sa aming bayan. Ngunit alam ko sa aking sarili na ako ay may pagmamalaki. Ito ay ang pagkakaroon ng simple at masayang pamumuhay kasama ang aking pamilya. Hindi ko kailangan maging mayaman upang makipag sa bayan sa magaganda at magagarang kasuotan ng iba, upang maging katanggap-tanggap at galangin ng iba. Ngunit siguro sa kabilang dako ng mundo ay mayroong mga taong marunong magpagpapala. Tulad na lamang ni Crisostomo Ibarra na isang tapat at dakilang lalaki. Ngunit siya itong ginigipit ni Padre Damaso. Kaya tama na lamang na pagtangkaan niya ang buhay ng padre. Walang mas nakakamuhi para sa isang anak na yurakan ang dangal ng kanyang mga magulang. Kung dumating man ang araw, ikatutuwa ng aking puso kung ipagtatanggol ng aking mga anak ang aking pagkatao. Ang aking pagkatao bilang kanilang mga magulang. Ngunit, labis na ikasasama ng aking puso kung pagkawawalang bahala na lamang ng aking mga anak ang ganitong mga pangyayari. Ngunit kung ako'y kasinyaman niyo, ahayaan ko ang aking mga anak na maglakbay. Mga kabataan din sila at magiging lalaki balang araw. Maikli na ang aking buhay. Magkikita tayo sa kabilang buhay.
Buenos dias, mga senyora at senyor. Ako nga pala si Tia Isabel, ang matandang dalaga na nag-alaga sa aking pamangkin na napakaganda at kinahangaan ng karamihan. Walang iba kundi si Maria Clara, ang aking pinsan na si Kapitan Tiago, ang tumayong ama-amahan ng aking pamangkin kasama ang kanyang asawa na si Tia Alba. Simula nang pumanaw ang inaan ng aking pamangkin na si Tia Alba, ako na ang nagsilbing pangalawang ina ni Maria Clara. Hindi ko ipinaramdam sa kanya ang sakit ng maagang pangungulila sa kanyang ina. Tinulungan ko ang aking pinsan na si Kapitan Tiago na alagaan at palakihin si Maria Clara. Ako ay madasal, mabuti at malamig na tingnan sa aking pamangkin. Iyan ang mga katangian na lagi kong ipinapakita sa kanya, kaya hindi nakapagtataka kung bakit lumaki na mapagmahal at maigalang si Maria Clara. Naalala ko, sinabi ko noon kay Maria Clara, nagkaroon ako ng nobyo noon. Ngunit, pinigilan ako ni Papa dahil isa lamang siyang magsasaka. Sinunod ko si Papa dahil naisip ko ito ang tamang gawin. Ngunit, lagi kong naiisip na masasaya ang buhay ko kung siya ang pinili ko. Kaya para sa aking dalaga ni si Maria Clara, gawin mo lahat ng makapagpapasaya sa'yo. Dahil ang nais ko lamang ay lumigaya ka. Maria? Maria Gise, matapos yung malaman na hindi ikaw ang napahamak ay agad yung wala ng malay, mabuti pa sigurong umuwi na muna tayo. Hindi na maganda ang nangyayari at iyak akong pagod na ang ilan sa ating mga kasama. Ako si Sina, isa sa mga matapat, mapagkakatiwalaan at masayahing kaibigan ni Maria Clara. Ako ay anak ni Kapitan Basilio na nagmula sa San Diego. Ako ay mabait, matulungin, at masipag at kahit anuman ang nangyari sa akin ay nananatili pa rin ako. Kahit hindi masyadong maganda ang aking kinahinatnan ay nananatili pa rin akong masaya. Kabanata 25, ang Elias at Salome, ang nawawalang kabanata. Ako si Salome, isang dalagang naninirahan sa isang simpleng kubo. May kakayahang manahin ang kasuotan at palagi suot ang aking rosaryong itim na nakasabit sa aking lieg sa ibabaw ng aking baro. Ang liham para kay Elias. Elias, nakikilalang ko ba ako? Ilang taon ang nakalipas, nandito na ako ngayon sa Mindoro. Pagpamanhin ko, hindi ko kayang tuparin ang hiling mo. Ihirup ko, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga kayang kalimutan ka. Ang dahan pa, ang kubo na puno ng ating mga alaala, kumusta? Ikaw ba ay makakatulog ng mahimbing sa aking dating hinihimlayan? Ako ba ay yung napapanaginipan? Sariwa pa sa aking isipan nang tayo'y magpaalam sa isa't isa. Nagaling ka noon sa piging nila Don Ibarra. Tinanong kita kung naayaw ka ba, kung nakapagsaya ka ba, kung ano yung mga ginawa nyo, at mga babae bang pumukul sa iyo. Ngunit sinagot mo ako nung walang interes. Tila ba'y malungkot ka? Kaya nung umalis kay, hindi ko mapigilan na tumulo ang aking mga luha. Mahal ko. Hindi man tayo pwede bumalik ng panahon, hindi man tayo pwede noon at ngayon, dyan sa puno ng ating mga alaala mananatili. Ako at ikaw, nagmamahal, Salome.